Hello minasang, ito ang Nojima Park Barbecue and Campsite. Dito yan sa Kanazawa-ku or Kanazawa District, Yokohama City. Halos kalapit lang ito ng Uminokoen. Walang masyadong sport facilities ang Nojima Park, maliban sa baseball field. Ilang beses na rin ako nakapunta dito. At one time, nakapag-barbecue na rin kami dito. Malilim ang park dahil maraming mga puno. Perfect place para sa mga gustong mag-relax. Di mo na rin kailangan pumunta sa malayong campsite para mag-unwind. Dito lang, sapat na. Magdala ka lang ng tent, pagkain at drinks. Kung barbecue naman, magdala ka na lang ng mga iihawing pagkain. Meron na kasi ditong grill na gagamitin. Kasama na siya sa i-rent mong place. Kumbaga, package na. May lamesa at upuan na. Ang rental fee ay nakadepende sa araw. Halimbawa kapag weekdays, mas mura. At mas mahal naman kapag weekend at holiday. May tindahan din dito na pwedeng mabilihan ng mga uling at yelo kapag naubusan. Sa tabi ng park ay may ilog. Pwedeng mag-fishing at magsagawa ng ilang water sport activities gaya ng canoeing at kayaking. Sa kabilang pampang naman ng ilog ay Yokosuka City na. Maraming mga factories gaya ng Nissan Motors o Pama Plant. Narito din ang Nissan Grand Drive. Dito tinitest ang kanilang mga gawang sasakyan at mga sports car. Ito naman yung gilid ng Nojima Hill. Nababalutan ito ng mayayabong na mga halaman at mga puno. Sari-saring huni ng mga kulisap at mga ibon ang maririnig mo dito. Mapifeel mo na nasa probinsya ka. Ito ang ikinaganda dito ng Japan. Kahit nasa city ka, makakakita ka ng mga ganitong lugar na pwede mong puntahan kung sakaling gusto mo mag-refresh. Lalo na kung isa kang nature lover. Ito naman ang Nojima Intaigo Bunker, isang malaking tunnel na ginawa noong World War II. Ang purpose ng tunnel na ito ay para gawing taguan ng mga fighter plane ng Yokosuka Naval Air Corps na nakabase sa katabing Natsushima-cho, Yokosuka City. Ang bunker ay may habang 260 meter. Tagos ito sa kabilang side ng bundok. Ginawa ito noong March 15 hanggang June 30, 1945. Plano sanang pagtaguan ito ng 100 small naval aircraft, subalit hindi natuloy hanggang matapos ang gera. Ito naman ang pinakatabing dagat ng park. Otomo Beach ang tawag nila. Tuwing Golden Week, crowded ang lugar na ito. Maraming pumupunta dito para mag-picnic at kumuha ng asari o tulya. Kung sa Uminokoen ay may limit at may bayad ang pangungunang tulya, dito naman ay free at one to sawa. Ilang beses na kami kumuha dito ng asari. Isinama kami ng mga kawork naming Japanese. Nasa harap din ito ng Sea Paradise at mula din dito makikita rin ang company namin, ang Sumitomo Shipyard. Matatagpuan naman sa likod ng bundok na ito ang Nojima Inari Jinja na sinasabing ipinatayo ng anak ng isang government official na si Nagashima Sumida ng Awa Province or present-day Chiba. May nagpasalin-saling kwento na rin na sa panahon ng Manji period noong 1658 hanggang 1661, nagpagawa dito ang ikasampung anak ni Tokugawa Ieyasu na si Tokugawa Yorinobu ng isang villa sa Nojima Park. Tinawag itong Shioboro Palace o Saltwater Bath Palace. Ipinagmamalaki ng mga parokyano ng shrine na ang Nojima Inari Jinja ang pumoprotekta sa Shioboro Palace laban sa mga kamalasang dala ng Kimon o Demon's Gate na ibig sabihin ay ang northeast direction. According sa yin-yang philosophy, dito daw dumadaan ang mga bad spirit. So ayun guys, marami akong natutunan tungkol sa Nojima Park. Hindi lang pala ito basta barbecue at campsite. May mayaman din pala itong kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like and share naman. Salamat!